Mga ka-taxpayer kong mahal, maraming salamat at nananatili kayong nakikinig, nanunuri at nag-o-observe. Maganda ang i-discuss ko sa araw na to. Behind the scene audit situations na nangyayari. Behind the scenes, oo. Ang nakikita nyo lang kasi pag nagkakaroon ng BIR audit, eh yung face-to-face transaction ninyo with the revenue officer, it's a small, ha? Scene o kumbaga nasa movie ka, trailer lang yung nakikita mo. Ngayon, ipakikita ko sa inyo yung mga nasa sa loob, ha? Nasa loob ng kanilang ginagawa. Very important po itong pag-uusapan natin. At samahan ninyo ako. So, sa mga sasama sa akin, mga ka-taxpayer kong mahal, sinasabi ko na ho ito sa inyo, eh, pwede ho kayong maging involved, okay, sa transaction hong nangyayari. Andiyan na naman si Roger. Si Roger, laging present to si Roger. So, ine-invite ko ho kayo to be a member of my community. Meron na ho kong community. Ginagawa ko na ho yan sa Facebook. At ginagawa ko na rin yan sa YouTube. Mabuti na lang, pinayagan na ako ng YouTube at pinayagan ako ng Facebook na magkaroon ho ng community. So please, join my community in expanding your knowledge, exploring yung pong mga available remedies and relief pagdating ho sa taxation. Now, pag-usapan natin ito. Ito po yung tinatawag na audit process report by a revenue officer. Iisa-isahin ho natin yan. Ito po ay nangyayari sa buong Pilipinas. So this is the first time in the Philippine history na yan ay i-expose through Facebook at YouTube. Nakikita nyo naman ho dito, yan, yung aking, ito nakikita nyo dyan, nandiyan ho yung Facebook account ko at nandiyan din ho yung aking YouTube account. Ayan, nakikita nyo, tax specialista, at nandiyan din ho yung contact details ko. Please, try to contact me at sabihin nyo sa akin kung ano ho yung mga gusto ho ninyong i-discuss natin. Pero ito ho ay very important. At yung kabuuan ho nito ay i-release ko. Okay? I-release ko ho yan sa aking mga members. May tatlong klaseng members ho tayo. Yung summer group, winter group, at ho yung last group ay yung water group. So ito po, i-discuss ko ito in full at ano ho yung benefits sa inyo. Ayan, kita mo. Report ho yan eh. Dapat kung may ganito, ang revenue officer, dapat ang mga taxpayer marunong gumawa nito. So I will try my very best, mga ka-taxpayer kong mahal, na turuan kayo na i-organize ang utak ninyo, i-organize ang operation, management, and development ng business nyo as far as tax is concerned. Yun ho yung umpisa na nating pag-aaralan. Available ho yan sa ating mga members. Audit progress report. Napakagandang senaryo na bihirang makita, maraman ng mga taxpayer sa buong Pilipinas. Inaalay ko nga pala itong aking pinag-uusapang ito sa 70,000 every year. 70,000 na taxpayers na nakaka-receive ng letters of authority. Ano yung unang pag-uusapan? Next na pag-uusapan ho natin is yung tinatawag na incident report. O, pangalawang report na ginagawa ng revenue officer ho yan. So, ano ba yung mga basic? Mga basic na laman ng incident report ng revenue officer. Ayan. So, mahaba-habang kwento ho yan. Nagkukwento yung revenue officer. And the next, medyo maikli, yung tinatawag na access to BIR records by a revenue officer. Ang ibig lang hong sabihin nito, hindi lang yung libro ninyo yung tinitingnan. Hindi lang yung records nyo ang tinitingnan. Kundi lahat ng available. Ganyan ho kalakas yung power ng revenue officer na makita ho yung records nyo all over the Philippines. At yung pang-apat, yung experience report ba? Ngayon lang ho tayo. Actually, ako rin ho. Ngayon ko lang ho ito nakita.
meron palang sinatawag na experience report na ginagawa yung revenue officer, parang nagsusumbong, ito yung feeling ko eh. Minamaltrato ko ng taxpayer. Ganon. So, kumukuha siya ng empathy ah, sa kanyang awa doon sa kanyang revenue district officer o kaya sa regional director o kaya sa chief ng legal. So, tuturuan ko kayo para ma-counterattack naman ito. Ah? Alam natin na nangyayari ito behind the scene. Pero hindi natin alam kailan nangyari. So, kailangan i-prevent natin na mangyari ito because at the end of the day, ikaw yung tatamaan ng mga ganitong klaseng report. Hindi ka kinonsider nung ginawa yung report na yan. Ayan. Okay. At yung uli, ayan, yung tinatawag kong visitor's pass for revenue officer. Madaling, ito nga, meron nga akong video yung ginawa eh. Makapapansin nyo dyan, visitor's pass yan. Ito po ay dokumento internal ng Bureau of Internal Revenue na kailangan nating i-adapt sa ating business. Naituro ko na ho yan eh. Sabi ko sa inyo, pag may meron akong how to receive a letter from the BIR and how to conduct business or transaction with the BIR pag pumasok sa inyo. Kung mapapansin nyo, eto lang, mamaya, i-discuss ko. Galit na galit ako eh. Nag-report sa, ayan, si Roger. Si Roger to eh. Ha? Ang talino ng revenue officer, sir. Ayaw pumasok. Nasa labas lang. Bakit? Yun yung tanong ko eh. Bakit pinapapasok mo sa opisina mo? Pumasok ka, eto gate. Pumasok ka sa gate. Sabi niya, hindi, dito na lang ako. Sa labas ng gate. Bakit ayaw yung pumasok? Isipin yung maigi. I-discuss ko yan. Sa susunod na video ko, i-discuss ko. So, mga ka-taxpayer kong mahal, please join my group. Maging member ho kayo kasi magtatayo ho ako ng tax legal division o department. Kasama ho natin yung maraming lawyers. Hindi na ho kayo magbabayad ng mahal na professional fee sa mga lawyers, sa mga tax specialista. Kung magmemyembro ho kayo ng ating organisasyon. Okay? So with that, abangan ho ninyo. Ginagawa ko sa araw na to, ito ho ay paglilinaw at pagbibigay ng impormasyon sa maraming taxpayer. At inuulit ko yung offer ko. Okay? Ano yung offer mo, Mr. Maestro? Aba, simple lang ho yung offer ko. Teka lang, isusulat ko ho rito. Teka, bakit ayaw? Okay. Magdadagdag lang ho ako ng papel. Add page. Ayun. So, nakapag-add na pa ako. Yan. Okay. Ang offer ko ho sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal, please, ito si Roger, sasabihin niya to sa mga kaibigan namin. Jer, yung aso pala, ha? Kukunin pala ni Marites, ha? Kung nakikinig ka sa akin, nagpapasalamat ako sa iyo, sir, at pinagbigyan mo yung misis ko. So, kung meron ho kayong preliminary assessment notice or formal letter of demand or final assessment notice, kahit anong year, 2021 and prior years, ayan, prior years, ito po ang offer ko, kakanselin ko po yan, hindi po ako nagbibiro. Terminate ko ho yan. Pero kailangan ko ho ng inyong Google Drive. Ayan. So, create. Ayan po yung inyong i-Google. Create Google Drive. Ako ho ang makikita nyo dyan. So, nandiyan ho yung procedure sa create Google Drive. Paano mag-create na gusto ko? Kasi para maintindihan ko yung inyong mga dokumento. So, dyan yung idadrop lahat ng mga dokumento na para ma-appreciate ko. Then, from your document, kakanselin ko ho yung PAN nyo. Kahit gano'ng kalaki yon. At, ito po, hanggang November, tandaan ho nyo yung date, hanggang November 30, 2021, yan na ho, isusulat ko sa inyo, free. Wala ho akong professional fee si Mr. Emelino T. Maestro
ang inyong tax specialista ay hindi ho mangongolekta sa inyo kahit ng 5 duling. Meron ba noon? May 5 duling ba? Noong araw, ganun eh. Wala nga akong pera kahit 5 duling. Wala na nga pera, 5 duling pa. So, with that mga taxpayer kumahan, please join my group, join my invitation, and I will teach you everything I know about taxation. At dun sa 100 na sinasabi ko, iniisip ko na, yung sa 100 na mag-immediate, na mag-member, magkakaroon ho kayo ng libreng consultation sa mga tax specialista natin at sa mga tax legal officers natin. Sasabihin ko yan kung kailan magsisimula. With that, mga taxpayer kumahal, maragayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Time check is 11:18 ng umaga. Maraming salamat, mga taxpayer kumahal. Peace and happiness be with you for life.